What's up, mga kuko? Magandang araw sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal tayo kung walang upload, guys. So ngayon, meron akong mapakita sa inyo. Pwede nyo i-apply sa bike nyo. Mostly sa mga naka-steel frame tulad ng mga gawa ni Sir Abe Maldea na frame. Pwede nyo pong i-apply sa frame nyo, guys. Mahingin lang ito, guys. Marahil tataka kayo ano itong hawak ko, ha? Tawag dito, guys, yung liquid sa loob is anti-corrosion. Ginagamit siya, guys, para hindi basta-basta kapitan ng kalawang yung frame nyo. Sa mga tatanong, guys, kung ano tong, ano yung anti-corrosion, para siya sa steel frame. Hindi siya primer, guys, na hindi siya primer. Ginagamit siya mismo sa loob ng frame. So, sa mga merong steel frame, ito yung ginagamit, guys. Kung gusto nyo protektahan yung frame nyo para sa kalawang hanggang sa loob, ito yung ilalagay. Nakalagay siya sa battle, DIY. Wala pa kasi akong, ano, wala pa akong proper gamit para sa anti-corrosion sa paglalagay ng loob. So, gumawa lang ako. Gamit ko yung battle ng isang energy drink. Lagyan ko lang ng maliit na toss. So, para pag naglagay tayo dito sa frame na anti-corrosion, madali na lang. As napapansin nyo, merong mga tape. Masking tape yung frame. Tinakpan ko kasi yung mga butas na pwedeng labasan ng anti-corrosion. So, ang hindi ko lalagyan yung tape ko sa loob ng seat post kasi sisikip siya. Medyo masikip ipasok yung seat post pag nilagyan ko ng anti-corrosion. Siguro, hindi ko lang sa kalahati ng frame. Malalagyan ko dito, itong top tube, tarong tube. And dito, sa chainstay. Dito, sa seatstay. At dito, sa head tube. Malalagyan siya. And then, napapansin nyo dito, malapit sa chainstay. Hindi ko nilagyan ng tape kasi ito patadaanin yung cost. And then, dito sa head tube. Dito muna nilagyan ng tape yung butas. Diyan ko kasi padadaanin yung hose ng anti-corrosion natin. Ilalagay natin sa loob ng frame. Sa may mga steel frame, manood kayo, guys, kung paano ko siya ilalagay. Umpisaan ko na. So guys, ito, umpisaan ko na. Ilalagay ko muna yung hose dun sa may butas. Dextrose lang. Parang dextrose lang, guys. Napaka-simple lang yun. And then, okay. Looks good. So, after that, guys, nalagyan na natin ang anti-corrosion. Dahil sa may tape siya dito, hindi lalabas yung anti-corrosion. And then, kailangan pala malabno yung anti-corrosion nyo. So, after that, guys, gagawin nyo, i-shake nyo yung frame. Pero tatakpan nyo yung butas nyo kahit yung delivery nyo lang. Shake nyo yung frame para kumalat yung anti-corrosion sa loob. Shake nyo lang yung frame. After shake, lalagyan natin ulit, guys. Pisil-pisil lang. Pisil-pisil lang. Tatanong kung saan nakakabili ng anti-corrosion. Nabibili nyo to, guys, sa mga paint center. Sa mga nagpipenta ng pintura. Pwede kayong magpatimpla doon. Sabihin nyo lang anti-corrosion. At pakisamahan nyo na lang din na catalyst. So ano nga ba yung catalyst, guys? Catalyst, guys, yun yung hardener ng anti-corrosion. So pag hinalo mo siya dito ngayon, guys, kailangan ubusin mo to. Kasi pag pinabog mo ng 24 hours, titigas na yung pintura. So hindi mo na siya magagamit. Pag gumamit ka ng anti-corrosion, isang gamitan lang, iubos mo sa paint. Pero magtitimpla ka ng kapirang mood lang. Okay lang kulangin, madali naman
shaken ulit. So, ito guys, tingnan nyo. Ibig sabihin, kumapaw na siya, lumampas na siya, lumalabas na sa frame yung nilagay ko. After itong sa gang tube, dito naman tayo maglalagay sa top tube. Lalagay ulit ako dito sa top tube ng frame. Kapilang part naman. Papasok ko natin ulit yung hose natin. And then, pisil-pisil ulit. Alright. Diba, napaka-simple lang guys. Hindi nyo kailangan ng madaming, ano, madaming gagawin. So, ito lang, katapat dito. Ginawa ko lang to. DIY lang to guys. Actually, kasi itong frame na to, nag-request yung isang customer namin na kung pwede palagyan ng frame protector. So, sa loob ng frame yun, pinilhan ko siya ng anti-corrosion and then isin ko na rin na i-share sa inyong lahat para may idea kayo. Actually, ang pipintura ko lang dito as spray paint. Gagawin namin siyang cyclocross. Kompleto na yung parts niya. Ito na lang ang mula, pinkong rods, kaka yung frame protector. So, ganun din guys. After that, shake it again. So, shake, shake, tap. Ikot, ikot. Ikot, 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 ikot. Yeah. So, guys. Medyo napakami yata yung lagay ko sa top tube. So, ito yung result. Napaka-simple lang guys. Hindi nyo kailangan ng maraming effort ang paglalagay lang ng frame protector. Kung siya nga pala, maglalagay kayo ng frame protector, unahin nyo lagi yun bago nyo papinturahan yung frame para hindi masayang yung pintura nyo. Kasi kakalat kasi yung sa pintura kung nagkataon. Then, next guys, dito na sa mga set tube. Yun, nakita nyo na kung paano nilagay. And then, in-next ko na yung sa set tube. And then sa chainstay. Kahit konting idea, sana may natutunan kayo doon. And then, after doon guys, siya nga pala. Matapos yun ang lagyan ng anti-corrosion guys. Patutuyuin nyo lang siya ng 24 hours. Matigas na siya. Matigas na siya sa loob. Gawa din ng hardener yung binabanggit ko kanina. That's it. Hanggang dito na lang muna guys. Abangan nyo na lang yung ibang vlog ko. Itutuloy ko muna yung doon sa chainstay and then sa seatstay. So, marami pa akong gagawin. Hanggang dito na lang muna. I hope mayroong nakuha ng idea na sa akin. And then, huwag nyo na lang kalimutan yung i-subscribe yung channel ko, Happy Bike Channel. And then yung sa Cycling Culture, yung channel ng Cycling Culture, subscribe nyo rin yung channel nila. And then, yung shoutouts nga pala sa kaibigan ko from UAE. Subscribe nyo rin po si Miguel Reyes Official. Ito po yung ano niya.